Alright, steed ulit. Yung steed natin dati, ano to, may problema sa gas tank eh. Kaya, ayun, nagbabara yung, ay, nag-overflow yung carburetor. So, yun yung pinaka-issue nito, gas tank. Yung gas tank niya, marumi, puro kalawang. So, yun naman yung atopagin natin ngayon. Tapos, bubuksan ulit natin yung carburetor para ma-check. Kasi medyo matagal na naka-stock to eh. Tapos, ano pa ba, mga kable, mga gauge, tsaka mga chain. Yung chain pala papalitan. Alright. Na-miss ko to. Na-miss ko yung nagda-drive ng gabi. Ayos. High speed! High speed! Parang ang bilis pag nandito sa kaliwa. Sorry, wala akong music ah. Wala, fake yung ano natin, yung radio natin. Speed. Right. Right. Steed. So ito, itong windshield natin, assemble ko na. So yan nga, yo. Point. Tagilid eh. Ayusin pa natin 'to. Idiretso natin kasi kailangan naka ganito siya. Yan. Kailangan naka ganyan eh, no. Malaki babali. Right. Right. Ayan, nailagay na. Ito naman, mga tornilyo sa brake disc. Oh, nakalawang yun. Saka yung isa, wala yun. Palit tayo ng mga stainless. Right. Right. Palit din tayo ng air filter. Ayan, kailangan ng air filter para makahigop ng maayos yung, ano, yung slide. Yung carburetor para umangat yung slide kasi pag walang air filter wala, ano, hirap tumahon yung slide. Lagay tayo ng air filter. Right. Itong gauge kakukuha lang na mayari, pinalagay na rin ito. Tapos yung kable niya, yun, okay na, gumagana na yun. Right. Pati isus yan, inayos natin. Bali pag ito kasi nag-loose na eh. Nawawala na siya ng contact. So ang ginawa natin, binulot natin to, tinanggal yung takip. Sorry, hindi ko na na-video yan. May dalawang tornilyo dyan na walang ano, walang head. Parang yung sa mga plaka, yung pinuputol. So yun, kailangan matanggal yun eh. Dalawa lang naman yun. Pag nahugot na yun, matatanggal mo na yung buong susian. Tapos yun, pagka natanggal mo na yung buong susian, makikita mo na yung connection niya dun sa loob. May mga ano yun, contact point, may mga tanso. Yun, pwedeng liyain, pwedeng build upan yung tanso pagka masyado nang naubos. Tapos yun, ibalik lang to. Papalitan nga lang yung tornilyo na. Ibang tornilyo na ilalagay. Tapos yun, okay na yan. Right. Ito naman yung ginawa nating setup sa fuel delivery. Andiyan pa rin yung original na pump. Ginawa ko to dati, gravity lang. Kaso ang problema ko, nagduda ako baka kasi pagka konti na lang yung gas, hindi na sumampa. Kasi medyo mataas yung carb yun. So di magagaling, bababa dito yung hose tapos babalik dun. Medyo mahirap eh. Hirap pumasok sa carb. Kung marami naman, okay lang. Pero pag konti na lang, wala na, hindi na makapasok. Kaya ito, binalik natin yung pump. Lagyan natin ang filter. Yan, yun yung setup niya. Yan. Ito galing to sa ano. Galing sa tanke, pasok sa pump, tapos to, itong isa papunta sa carb. Mauuna yung filter bago yung, kasi pagka marumi yung tanke, mapifilter na itong filter bago pumasok dito sa pump. Kasi baka masira yung pump. Kung ano, kung papasukin nandun eh.
Yan, yan na yung setup niya. Alright. So, ito na. Cold start. Okay, start pa lang.